Magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko lang po ituro sa inyo yung tinatawag nilang how to install Y-Delta connection using 2 contactor. Bali, ito na yung kabuuan na diagram niya, guys. Ito yung sa control circuit natin, kung saan nakakabit yung contactor natin at saka yung push button natin na stop-start. Ito naman yung sa power circuit natin, kung saan nakakabit yung circuit breaker at saka yung motor. Ngayon guys, tatalakayin natin yung diagram sa control circuit niya kung ano ang function nito. Gusto ko lang ipapakita sa inyo, no? Sa Pilipinas, ang standard ay 3 contactor ang ginagamit sa Y-Delta connection. Pero dati, nung nagtatrabaho pa ako sa Pilipinas, sa canning factory, yung paggawaan ng sardinas, yung boss namin nakabili siya ng second hand na barko galing Japan. So ngayon, ang wiring sa Y-Delta connection sa Japan, 2 contactor lang ginamit. Kaya minabuti ko na kunin yung diagram at ibahagi sa mga baguhan. At least alam nyo rin kung sakali 2 contactor ang gagamitin, ito yung connection niya, no? Itong diagram na ito guys, kinuha ko to galing to sa Japan. Ganito ang diagram nila doon sa Japan. Sa Y-Delta connection nila, nagamit ang 2 contactor lang. So ngayon, ating tatalakayin ang diagram muna kung ano yung function nito. Para naman sa ganun, makita ng mga baguhan. Pero bago natin tatalakayin, baka magtataka yung mga baguhan kung bakit walang numbering yung normally open ko at saka normally close. Walang mga numbering. Gusto ko lang ipapaunawa sa inyo na minabuti ko talaga na hindi ito nilagyan ng numbering para naman maunawaan nyo ang wiring. Gaya ng sinabi ko sa mga previous video ko, pag ang contactor naka-activate, ang normally open nun, mag-normally close, ang normally close nun, mag-normally open. Ganun din sa timer. So ngayon guys, umpisahan na natin na ating tatalakayin itong diagram. Kung makikita natin dito guys, itong Y, ibig sabihin contactor ito ng Y. Itong delta naman na symbols, ibig sabihin contactor ito ng delta. Ito yung timer natin. Ang timer na ginamit natin ay on delay timer. Kumbaga dito naman sa power circuit guys, itong delta, ito na yung delta natin. Itong contact ng delta, ito siya. Ito naman ang Y, no? Contact ito ng Y guys, pag mag-activate yung contactor natin, magko-close ang contact niyan. So unahin muna natin yung sa control circuit kung ano ang function nito. Pag press natin ang push button na ito guys, magko-close ito. Paglagyan natin to ng power supply na to 20 volts ang line 1 at saka line 2. Pag close ng contacts guys, ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gagana ngayon ang Y at saka timer natin. Tapos magko-close ito guys. Ito kasi yung normally open ng Y natin. Magko-close yan kasi nag-activate ang Y natin at saka timer. Pag bitawan natin to, babalik to sa normal position na naka-open. Ganon. So ngayon, ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Still pa rin gumagana ang Y at saka timer natin. Tapos ang timer natin, depende sa setting natin kung 3 seconds o 5 seconds. After 3 seconds or 5 seconds, i-close ito ng timer, no? Ito kasi yung normally open ng timer natin kasi nag-activate yung timer natin. Pag close ng timer, ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gagana ngayon ang delta natin. Paggana ng delta, i-close to ng delta, i-open naman ito ng delta. Ngayon, mamamatay itong Y natin at saka timer natin na on delay. Pagpatay ng timer natin guys, mag-open naman ito. Kasi namatay na yung timer natin. So ngayon, ang kuryente dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang delta natin. Ngayon, pag i-off naman natin to, pag i-off natin tong stop button, mag-open ang contact nito guys, no? Gaganon kasi yan eh.
So ngayon, ang kuryente hanggang dito na lang, mamamatay itong delta natin. Pagpatay ng delta natin, mag-o-open ito, mag-close naman ito guys, no? Tapos mag-o-open naman ito. Ngayon, pag bitawan natin itong stop button, babalik to sa normally closed position. So ngayon, ang kuryente hanggang dito na lang at saka dito na rin. Patay na itong Y at saka delta natin at saka timer. So ganun lang ang function niya guys. Ngayon, dadako naman tayo sa power circuit. Ang sa power circuit natin, ito yung circuit breaker natin o ito yung overload. Pag i-on natin itong circuit breaker guys, automatic yan, mayroon ka agad power dito sa motor. Pero single flow of current lang siya, no? Naka single flow of current lang siya. Ang input niya may kuryente, ang output niya mayroon ding kuryente, pero hanggang dito lang ang kuryente, no? Hindi gagana ang motor kasi hindi nag-close ang contact nito. Ngayon, pag pindutin natin itong start button, magko-close yan, unang gagana ang Y. Pagana ng Y guys, Y contactor, i-close to ng Y contactor natin, no? Pag close niya guys, unang gumana ang Y natin, no? I-close niya ang 6, 4 at saka 5. Ito kasi yung Y natin eh. Line 1, line 2, line 3. 6, 4 at saka 5 close together niya, no? Ngayon gagana ang Y natin. After 3 seconds or 5 seconds na setting mo, gagana naman itong delta natin kasi i-close to ng timer, no? Pagana ng delta natin, i-open to ng delta, mamamatay ang Y, no? After 5 or 3 seconds na setting mo, mag-open yan. Pag-open yan, mag-close naman ito. Pag-close niyan guys, ibig sabihin, ang nag-close together ang 1 at saka 6, no? 1 at saka 6 sa line 1. Tapos 2 at saka 4, no? 2 at saka 4. Ayan, close together siya, no? Sa line 2 natin. Tapos 3 at saka 5, no? Kung makikita natin, 3 at saka 5 close together, no? Nag-close together siya. Ngayon, tatakbo ngayon ang delta natin. Ngayon, pag i-off naman natin itong stop button, mamamatay itong delta, mag-o-open naman ang contact nito. Mag-o-open to guys. So ngayon, mamamatay yung three-phase motor natin. Ngayon, ang tanong dyan, sir, paano ang pagtutroubleshoot nito? Halimbawa, nasira yung motor natin. Eh, mayroon palang kuryente dito. Pag baklasin natin yung cover ng motor, yung wire, makukuryente tayo dahil mayroon palang kuryente yan. So, anong gagawin natin? Ang gagawin natin, guys, i-off natin tong circuit breaker. Pag off ng circuit breaker, wala nang kuryente na dadaloy dito. So, pwede na natin baklasin ang motor. Ganun ang pagtutroubleshoot niyan. Dapat, i-off ang circuit breaker, saka natin baklasin ang motor. Kasi kung tatlong contactor to, kahit hindi na i-off ang circuit breaker, pagpatay yung main contactor, pwede na natin baklasin ang motor. Pero dito, kakaiba. Dapat i-off natin itong circuit breaker, saka natin baklasin ang motor kung may problema yung motor natin. Para safety, hindi tayo makuryente. Ito guys, tinuro ko sa inyo, para na rin sa mga baguhan. Halimbawa, kung makainkwentro kayo na dalawa lang ang contactor ninyo, kapos kayo sa contactor, pwede nyo magamit ang diagram na ito na remedy or solution para mapatakbo natin. Baka naman sabihin ng iba, ay hindi sir, ang standard talaga, tatlong contactor talaga ang ginagamit sa Pilipinas. Oo, tama nga yun. Tatlong contactor talaga ang ginagamit sa Pilipinas. Pero hindi rin naman natin masisisi ang Japan kung bakit ang Japan gumagamit lang ng dalawang contactor. Kaya nga minabuti ko na ibahagi ito sa inyo para matutunan din ng mga baguhan at lalo na sa mga sumusubaybay sa aking channel. Kaya minabuti ko na ituro ito. So hanggang doon lang guys, sana mayroong natutunan ang mga baguhan.
Sa mga baguhan pa lang sa aking channel, maaari kayo mag-subscribe, paki-press ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.